So yung lesson natin in our tonight session, yung topic natin, we have it as the elimination of arbitrary constants. Lakyan ko lang. Item. Now, under this elimination of arbitrary constant, I just want you to practice, have a practice of solving some equations kung saan i-apply ninyo yung elimination ng arbitrary constants. So ito yung halimbawa na ating na-prepare para mapag-practice natin. Assuming I have this equation that I will type sa screen natin. So mag-create na lang ako. Halimbawa, y is equal to, deleting ko yung y. No? Medyo naglalag yung laptop ko eh, pasensya na. So y is equal to 2a and then e raised to 3x, kunwari, no? E raised to 3x plus 3b then e to the 2x. Now in this given example, we have actually two arbitrary constants. We have A and the B. So kailangan ma-eliminate natin ang mga arbitrary constants na yan. Now the first question is, how many arbitrary constants do we have in this given equation, mga anak? Ilan ba nakikita ninyong arbitrary constants? Dalawa po. Dalawa. So basically, yung equation natin yan, yan ang ating equation number one. Definitely, equation 1 na yan. Now, what are we going to do with this given function? So, ano gagawin ko? Base sa nakikita natin, meron tayong dalawang arbitrary constants. That only means that we have to take the derivative of the given function twice. So, kung kukuhanan ko ng derivative ang ating equation number 1, ano yung ating magiging first derivative kung yan ay aking kukuhanan ng derivative? What will be the derivative of y? Would you like to try? Ano yung derivative ng y? Isn't it that is y prime? Y prime. Okay, equals. Now, if I will take the derivative of the first term, what will be our derivative? Kapag ito, kinuhaan ko ng derivative, yung nasa right-hand side, ano yung derivative natin? What is the derivative of 2ae to the 3x? Yan, so siya, di ba? Ano yung derivative niyan? Kung papalitan ko ito, ano yung magiging derivative natin? So, this will be 6ae to the 3x. Kung yan ay ating ahanapan ng derivative. Tandaan niyo yung pattern, para mabilisan, kung ganyan lang naman yung given, i-multiply mo na lang yung 3, yung exponent, sa 2. Kasi nga, ang derivative ng e to the u is e to the u, d over dx of u, di ba? Can you follow? Ang derivative ng e to the u is e to the u, d over dx of u. Can you follow? Ang u natin, yes, in this given is 3x. So, ang derivative ng 3x is 3. That is why we have just only multiplied 3 sa 2. Kaya naging 6ae to the 3x yan. And then plus, ano yung derivative ng last term? Yung 3be to the 2x. What do you think is the derivative of this one? 9be. Oh? Ay, 6 lang din po. 6 lang. Okay. So, paste ko na lang. So, patang ko lang ng 6 ito. So, this is going to be our equation number 2. So, since dalawa yung arbitrary constant natin, and so happen na nakapag-derivative tayo, wala pang na-eliminate, di ba? Dahil nga e yung ating given eh, yung naka-raise sa 3x. Whether we like it or not, kapag nakamultiply ang a sa e to the exponent of something, mahirap eliminate ang a at ang b. Hindi yan mawawala ng basta-basta. Now,
na kapag derivative na tayo ng once, kailangan pa natin ng isang beses. Dalawang beses tayo magtitake ng derivative dahil may nakikita tayong dalawang arbitrary constant. Kung kukuhanan ko ito ng derivative, sa palagay ninyo, ano yung magiging sagot natin? Ano yung derivative ng ating given dito? Kung ito ay kukuhanan ng derivative, ano yung magiging derivative natin? Ano yung magiging equation 3 natin? Ang y prime ay magiging y double prime. Ang 6ae to the 3x ay magiging 18. Ako ba natin kung bakit naging 18? Yes po. And then ito naman ay magiging 12. Yan. So this is going now to be equation number 3. So meron tayo tatlong equation kayo. Okay, recall ko lang, no? Kung bakit tayo nakapag-derivative ng ganun-ganun na lang. So we have to recall this formula. Kung bakit po na-derivative ng mabilis. So ito yung formula natin na kailangan ninyong i-recall. Type ko lang para maalala nyo. So ito yung in-apply natin dyan. E to the u is equal to e to the u, then d over dx of u. Yan yung ginamit nating formula dyan. Kung bakit naalap natin yung equation 2 at saka equation 3. Okay. Since walang na-eliminate, hindi na wala ang A, hindi na wala ang B. Diba? Ano yung gagawin natin ngayon? So, we have to recall again. The elimination of elimination method. Systems of linear equations. Gagamitin natin yan, mga anak. Mag-algebra tayo. So, unang combination natin, using equation 1 and 2. Kumbaga, yung mga equation natin kanina sa taas, yan ang itatandem natin. Yung unang equation na to, copy-paste ko na lang, no? Ayan. Using equation 1 and 2, and then also using yan. Una equation 1 tapos followed by equation 2. So ano ngayon yung gagawin ko sa dalawang yan? Okay, mag-elimination tayo ng arbitrary constants. Okay, in this case, para makapag-eliminate tayo, pwede kong i-equate yung dalawang yan eh. Hindi lang elimination method ang pwedeng gamitin sa dalawang yan, pwede rin ako maggamit ng substitution method. Yung nga lang, parang mas mabilis ang elimination method. So kung susuriin ko yung dalawang yan, yung dalawang equation na yan, ito, yung una, pwede akong mag-multiply dito, anak eh. Ito, no? Para ma-eliminate ang A, sa dalawang ito, anong kailangan kong i-multiply sa equation 1 para ma-eliminate ang A? What do we need to multiply to equation 1? Ano yung pwede natin i-multiply para ma-eliminate ang A? What do you think? Multiply. Ano yung kailangan ko? Marlon, Francis, anong kailangan natin i-multiply para ma-eliminate ang A? Kung titingnan natin yung equation natin. Yung AE3X po. Multiply ko lang. Hindi anak, para ma-eliminate, pa-cancel ang A kasi i-eliminate natin yung dalawang yan. Kung i-add ko yung dalawang yan, yung dalawang equation na yan, para ma-eliminate ang A, anong kailangan ko i-multiply sa equation 1?
Okay, para ma-eliminate ang A, kailangan kong i-multiply ang equation 1 ng negative 3. Bakit? Kasi kapag minultiply ko ang negative 3, sa 2ae to the 3x, magiging negative 6ae to the 3x yan. Eh, unlike sa inyong dalawa, negative 6ae to the 3x ang isa naman ay positive, definitely makakancel. Can you follow? Yes po. So kapag ito ay minultiply ko yung negative 3 sa kabuuan natin, sa kabuuan ng equation na yan, magiging ganito na yan. Okay, look at it. Ano mga anak, no? Yan, lalagay ko dito, no? Sa baba na lang. Yan. So kapag ang y, minultiply ko ng negative 3, ito ay magiging negative 3y. Ito naman ay magiging negative 6a e to the 3x. At ito naman ay magiging minus 9. Nako ba natin? Nag-guess ba ninyo? Yes po. Ngayon, iramin ko yung equation 2. I-type niya sa baba. And then, saka natin i-add yung dalawang equation. If we're going to add these two equations, ang magiging sagot natin, kapag pinag-add natin yung dalawang yan, lagay ko dito, add. And then, this is going to be the result. Ang resulta natin is y prime. Kasi nga, hindi ko naman pwedeng i-add ang y prime sa negative 3y eh. Magdudugtungin ko lang yan. Y prime minus 3y, yan ang ating sagot, ano? Minus 3y equal. Makakancel ito. At saka yun. Tama? Makakancel yung dalawang yan. Kulay pula. So, makakancel yung dalawang yan. And then, what is the sum of negative 9b to the 2x at saka 6b to the 2x? Ano magiging sum ng dalawang ito? Yan at saka negative 3. Negative 3b to the 2x. Ito na lang yung copy ko. So, negative 3b to the 2x. So, I'll change this to 3. Now, in this given, meron na tayong equation 4. Yan. So, since may equation 4 na tayo, kung kanina ginamit natin ang 1 and 2, ay naman ang gagamitin natin is using 2 and 3. Using equation 2 and 3. So, gamit ang equation 2 and 3, maghahanap tayo ng equation 5. So, yung equation 2 natin, ito na siya, no? Copy-paste ko lang. Daling ko sa baba. Yan. Tapos, kukunin ko yung equation 3 natin. Ito siya. Susulat ko sa baba yan. Dito ko ilalagay yan. Now, since nakasulat na yung dalawang equation, no, we'll just do the same thing. Kukuhanin ko uli yan. Retype ko lang. So, same instruction, katulad lang ginawa natin kanina. Okay, lalagyan ko lang ng saklong ito, no, or parenthesis. Now, the next question is, anong kailangan kong i-multiply? Okay, take note. Kung kanina, ang in-eliminate natin is A, kailangan, pagdating dito, ang i-eliminate din natin is A. Pero halimbawa, ang pinili nyo kanina is to eliminate B sa 1 and 2. Sa 2 and 3, dapat B rin ang ating eliminate. Kailangan pareho lang tayo ng i-eliminate sa 1 and 2 at saka 2 and 3. Since nag-eliminate tayo kanina, sa equation 1 and 2, gamit ang A, no? Yung A to the 3x, tingnan nyo, yung dalawa. Dapat, ang gawin din natin dito para pantay lang yung discarte natin,
A pa rin ang ating eliminate. Now, anong kailangan kong i-multiply sa equation 2 para makancel ang parehong may A e to the 3x? Negative 3 po. Negative 3. So, we'll multiply this by negative 3. Now, babalikan ko ngayon yung given sa taas. Ito siya, no? Ito na siya, ito na. So, retype ko lang yan. Anong mangyayari sa y prime? Magiging? Negative 3y prime. Negative 3y prime. At ang 6 naman ay magiging? Negative 18. 18. And then here, yung isa na namang 6 dito, magiging? 18 po. Negative 18. Apo. Yan. So, yun na siya ngayon. Ngayon, since na-multiply ko na yung negative 3 sa equation 2, kuhan ko ngayon ang equation 3. Susulat ko sa baba. And then, the next thing to do is that we have to add these two equations. And then, kapag ginada natin yung dalawang equation na yan, magkakaroon tayo ng result. So, the result is, siyempre, simulan ko yung may mataas na degree, okay, of derivative. So, y double prime, copy-paste ko lang yan, minus 3y prime. Can you follow? Yes, po. So, ganyan ba yung procedure? Yan. Then, equal. Eh, hindi ba ito makakancel yan? Kukulay pula, tsaka ito, makakancel din yan. So, ano yung isusulat ko sa right ngayon? Ano susulat natin sa right? Ano po? 6 po. Negative 6b to the 2x. Okay, very good. So, retype ko lang yan, ano? And then, palitan ko lang yung 18 lang, 6. At kung ngayon, 6 yan. 6b to the 2x. Now, we already have our equation 5. Since may equation 5 na tayo, at kitang-kita naman sa equation 4 and equation 5, nabawasan na ng isa ang ating arbitrary constants. Nawala na ang A. Can you follow? So ngayon, kukuha nito yung equation 4. Ito. So lalagay ko dito, using equation 4 and 5. Sulat ko sa baba ang equation 4. And then, sa pinakababa naman ang equation 5. Since wala na tayong ibang option kung hindi eliminate ang B, nasusundan ba ninyo? Yes po. Eliminate natin ngayon ang B. So para ma-eliminate ang B, kuhanin ko siya, no? Yan. Type ko ulit dito. Saklungan ko lang. Anong need kong i-multiply dito para ma-eliminate ang B? Positive 2 po. Are you sure? Ay, negative. Negative 2 po. So, i-multiply ko ng negative 2. So, kapag yan ay i-multiply ko ng negative 2, kuhanin ko ulit yan, anak, no? Yan. Kuhanin natin. Lagi ko na kagad yung add dito. Okay, anong mangyayari sa y? Negative 2y po. Negative 2y. Eh, yung dito? Negative 6y prime po. Are you sure negative? Ay, positive na po. Positive. 6y prime. Eh, dito, anong mangyayari sa side? Positive 6 po. Positive 6be to the 2x. Okay, na siya, no? Yan. Okay. Susulat mo ngayon yung equation 5 sa baba niya. Yan.
Tignan natin maigi. Actually, hindi siya mahirap. Matrabaho lang. Ngayon, kung sasagutin natin yan, kukopihin ko lang ito, anak, no? Kasi piyado yung dalawang yun, kapag inad natin yung mga yan, cancel na to, yung nakakulay pula. Cancel na yan. So, zero na lang yan. Okay? So, kung sasagutin natin ngayon, ito yung ating result. Y double prime minus 3y prime. Copy ko, no? Sa baba. And then, minus 2y plus 6y prime. Yan lang natin kasi. Yan. Copy ko lang ito, no? Copy ko lang hanggang doon. Copy. Tugtong ko lang dito. Equal 0. Kaya lang, pwede pa nating simplify yan. Y double prime. Copy. Sa baba. Okay. Ang y double prime, okay. Negative 3y prime at saka 6y prime, ilan? Diba 3y prime na lang? Tama ba? Yes po. So, plus 3y prime. Wala ba tayong maling, sign? Then, minus 2y is equal to 0. So, let us have a review of what we did. Tignan nga natin. Tama ba yung ginawa natin? Wala ba tayong error sa sign? Okay, balikan natin yung simula, no? Una, nag-take tayo ng derivative. So, nakakuha tayo ng 6a to the 3x at saka 6b to the 2x. Kinuha na natin ang derivative ulit ito, 18a into the 3x at saka 12b into the 2x. So, tama. So, using 1 and 2, ito yung 1 and 2 natin. So, minultiply natin ang kabuuan ito ng negative 3. Kaya ito naging negative 3y minus 6 minus 9. And then, y, 6a to the 3x at saka 6b to the 2x. Tama. So, ang nakuha natin result, y minus 3y. Y minus 3y. Oh, baliktad. Ito mga anak, oh, tingnan nyo. Y prime yan. This is just 3y. Ulitin ko na lang. Y prime minus 3y. Can you follow? Yes po. Kinokorek ko lang, no? Yan. So, ibig sabihin yung dito sa baba natin. Kasi ito na natin to. Equation ko, okay na, no? Okay, nagmadali tayo. Ito, 2 and 3. So, tama yan. Apply natin ng negative 3. Naging negative 3y prime. Naging negative 18. Naging 18. Yung negative, tama. So, yan siya, no? So, nakakuha tayo ng equation 5. So, tama to. Ibig sabihin dito, yung equation 4 natin, palitan natin. Ito yan. So, correct lang natin. So, ito yung equation 4 natin, palitan natin. Yan. And then, palitan din natin yung nakapaloob dito. Copy. So, multiply natin lang negative 2. This is going to be negative 2. Patang ko na lang, no? Okay, copy ko na lang yon para makorek natin ito. Peace. So, ito is magiging negative 2 y prime. This will be positive 6y. Can you follow? Yes po. So tama naman, di ba? Positive 6y. Y prime minus 3y. So multiply ng negative 2. Magiging positive 6. Magiging negative 2y prime. This one is magiging
positive 6 b to the 2x. So cancel yun. Tingnan nga natin. So y double prime minus 3y prime minus 2y prime plus 6y. Basta ko lang yung portion dito. So kung nga lang. Yan. Equal 0. So this will be minus 5y prime. And then plus 6y. Ako ba ninyo? Yes po. So ang ating sagot ay yan. At yan ang ating inaalok na differential equation. In this situation, na-eliminate na natin ang dalawang arbitrary constant, ang A at saka ang B. Now, let us have a practice. Okay, eh. Ang bawa, alimbawa lang mga anak, no? Kung susundan nila yung ginawa ko, just doing the same thing lang naman. Kunwari ito, no? Hintayin ko yung sagot ninyo. Pagsabayin ninyong dalawa, no? Try nyo lang. Testing lang tayo. Halimbawa ito, pinalitan ko ng hide. Ito ginawa kong 4. Ito naman is gagawin kong 2. And then I'll make that as 3. Ano yung differential equation natin in this situation? Would you please kindly solve? Try nyo isolve mga anak. I-next page ko, no? Sabay-sabay tayong magsisolve. Para itanong ko kung ano yung magiging sagot ninyo para maganda yung ano natin, yung meeting natin this evening. Sir. Okay, sige. Pwede po bang pa-scroll up? Pa-scroll, okay. Sa taas? Opo.
Makukuha ninyo yan. Kaya-kaya ninyo yan, mga anak. Pag nag-end yung time, ulitin lang natin yung Zoom. Pasok na lang kayo ulit. Ahem.